Ang salita nila, anong mensahe nila sa kabawat panahon?
At ako'y na sa pagbabasa ko, naniwala ko na ang seven thunders ay ang pitong seven messenger. Okay. Seven messenger. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon, ano yung unang iglesia? Ang sunod ay? Ang pangatlo? Pangapat? Panglima ay? Pang-anim? Okay. Sino ang mensahero sa Episo? Sa Episo? Si Paul. Okay, anong mensahe ni Paul sa unang iglesia? Ha? Kasi bawat isa may mensahe sila eh. Anong mensahe ni Pablo? Kung siya ay kulong, kung siya ay thunder doon sa King Paul, anong mensahe niya? Father Francis yun. Pamuhalo siya. Okay. Naniwala ba kayo na ang mensahe ni Pablo sa kanyang panahon ay faith? Diba? Oh, may talata ba yun? First Corinthians 3:18. O sa verse 10. Makisoyo. First Corinthians 3:10, meron din yun sa Ephesians. First Corinthians 3 verse 10. Makisoyo sa ito para din na tayo magbasa ng sino? Sino na gamita? Verse 10. Papa! Okay. Oh. Ayon sa biyaya ng Diyos. Oh. Sige, tuloy mo sis. Na ibinigay sa akin na tulad sa matamatalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsa sa ligat ang iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Okay. Ngunit ingatan ang bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw. Okay. Si Apostol Pablo, sinabi niya na ipinailagay na according to the grace of God who has given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation. Okay. Stature of perfect man. Okay. The stature of perfect man. Ano yung una? Painting. Okay. Yan muna. Pagpaw ko siya. Ilang minuto ba ako? Painting. Okay. Anong mensahe ng Smyrna? Sino ang pandito? Sino ang messenger? Ireneo. Ay, okay, sa Pergamo. Sulat mo natin. Sino ang messenger? Sa messenger ng Pergamo? Martin. Sino Martin to? Martin of Tours. Anong bansa ang nandoon yung Tours? Bansa ng? Taga saan si Martin? Hello. Saan lugar yung stores, Sister Maika? Okay. Sa mapa, nakita ko, Pastor Wimpe, alam ba yung stores na lugar? Okay. Ito, tingnan nyo kung tama sinasabi ko, ha? Galing ng France. Tama. Okay. Tayo, pero siguro, hindi nga. Okay, Chatira, sino? Chatira ay si Martin Columba. Dantes? Lothar. Philadelphia? Wesley. Mabuti nga yan, sumasabay niya ang sagot eh. Huwag lang kayo sasagot ng mali. Dahil kasalanan niyo yan. Okay.
Ito. Anong pisa ay ni Brother Branham? Sagot ka agad para sa aming 15 minutos ko. Rebus Ray! Rebus Ray! Tignan nyo. Sino nagturo niyan? Salamat na yung nagturo mo, Toy. Yan yung punta nyo. Restoration! Ano? Restoration! Restoration or? Perfecting. Perfecting message. Okay. Okay. Si Martin Luther. Justification. Ha? Justification. Okay. Okay, tanong. Ano ang meaning ng Philadelphia? Brother. Tama ba ang aral ni John Wesley sa panahon niya? Yes. Tama? Brother Lila Bito, bakit ang tinuro niya ang sanctification? Mali, tama? Tama yun. Tama, sigurado ka. Ayan. Okay. Si Elenius, anong misahe niya dito? Ha? Ah, ito. Para patunayan na lang niyo, ha? Martin. Okay. Si Martin Octos, anong paano misahe niya? Martin daw. Martin daw. No. Si Martin Octo, sa anong mensahe niya? Si Octo, ha? Ang piliyo ay ano? Philadelphia meaning ay? Philadelphia. Okay. Anong mensahe ni Martin Octo? Ang pinahe ni Martin of Tours, kung nagbasa kayo ng Saving Charles Ages ay? Hindi ko natapos. Nakalimutan. Hindi ko dyan ka na. Ano yan? Mali, natawa. Bakit? Anong ginawa ni Martin? Nagbibigay siya sa mga tao. Yes. Kung babasahin nyo, hindi kayo nagbasa ng Saving Charles Ages. Kung binasa niyo, binigay ni Martin yung kanyang kalahating siya. Yes. Kalahating ko. Quote. Doon sa pulubi. Yes. Pag samaritan siya doon eh. Yung kanyang, anong tawag doon? Yung cook, yung parang makuti pa yun? Jacket pa yun? Yung jacket na doon dito sa bahag? Jacket ba yun? O bakit yun? Kaputi. O kaputi na lang yun kasi ang haba eh. Dahil tanglamig sa Pransya, nung siya ay nagbabantay doon sa isang kasi nakita niya yung pulubi ng ininik. Ngayon, gusto niya meron siyang magawa. Parang bring in works yun ah. Pero may gusto siyang magawang mabuti doon sa pulubi. Ang ginawa niya, para hindi ginawin yung pulubi, hinati niya yung kanyang yung kot. No. Hinati niya yung kalahati, sinuot niya yung kot. Naayong kalahati. Ngayon, nung siya ay natulog, ano nang panaganipan niya? Ano yung sinabi ni Jesus? Oh, may talata yun sa Bible. Matthew 25. Matthew 25, makibukas niyo. Matthew 25, kita mo. Matthew 24, 36. Yung sa mga chief crook. 24:36? Oo. Ngunit tungkol sa araw to. Ay, hindi. Yung sabi na, kailan ka namin kinakain? Kailan ka namin binisita? 36. 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
Kung ano yung ginawa mo sa akin, sa pinakamaliit ginawa mo sa... Ginawa mo sa pinakamaliit ginawa mo sa akin. Ito, kay Martin Luther. Si Columba, kung nalimutan ko. Ang mensahe niya. Utang mo na lang, utang. Oh, gusto niyo kayo na maghanap kung ano yung mensahe niya. Hindi ko natapos ng 7%. Ayan mo. Sabi, isipin nyo na nabasa dito mga 2,000, mayroon ba yung nabasa ang 7%? Mga 2,000, kailan ba ni Robby? O, nabasa ko yan noon, nalala ko lang ngayon. Ayan, o, di ba? Sabo ka pa na? May mga si Columba, pero ako, ito, pero siguro ako, itong tatlo, sigurado ito yung misahe ng itong pulog. Justification kay Martin Luther, kabanalan kay John Wesley, perfection o baptism, huli ko sa ngayon. O, di ba? Baptism to eh. Hindi po continual sacrifice. Ha? Continual sacrifice. Parang ganun nga eh. Kay Columba kasi ano yan eh. Basta ganun. Dominating favor. Ito. Dominating babae ito. Kaya nga. Ay, di sacrifice. Continual sacrifice. Meron nga, parang ganun. Kailan nalimutan ko nga? Oh, kasi mahirap umarap dito nang hindi kahit kahit pang-anim naman ako eh. Naging tapon tuloy. Oh, ito, sigurado ito. Ngayon, kung naniwala kayo na mensahe ng pitong pulong, ay yung seven thunders ay pitong tao, may mensahe sila. At kung ano yung mensahe nila. Kasi sa pag-agaw, kailangan kumplito mo na ito eh. Pag hindi mo na kumplito, kailangan maamot mo ito eh. Perfeksyon. Maaaraw ba yung hindi perfect, yung hindi kumpleto? Kung alin ka lang? Agawin ang kahawin. Hindi. Sinong agaw sa'yo? Kahawin. Yun. Okay. Sa Kristiyano, tatlo ang pagtataka lang. Ano yun, yung tatlo na pag pinagtataka ng Kristiyano? Anong una? Jealousy. Ang ipagtataka ng Kristiyano, una, yung akala mong ligtas, hindi pala. Diba? Sa atin. Sinong ligtas na dito sa atin? Ligtas ka na? Sige, mamaya. Ang unang pinagtataka ng Kristiyano, yung akala niyang ligtas niya, pagdating ng final, hindi pala. Pangalawa, ano? Akala ng Kristiyano, yung hindi ligtas, ligtas pala. Sino yon? Yung katabi ni Kristo, dito pala. Akala nung katabi na yung magnanakaw, impyerno na siya. Pero sa ilang segundo, ligtas siya. Akala nun hindi, yung pala ligtas. Okay. Ang pangatlo, ano yun? Ito na. Ano yung dapat ipagtaka ng Kristiyano, yung pangatlo? Nandito ko si Tagtaka. Ang pangatlo, sa atin lahat yun, badirap-rap. Ang pagtaka natin na yung inakala natin na ligtas, hindi pala tayo ligtas. Akala mo kay pastor, ligtas. Akala mo kay elder, ligtas. Akala mo kay brother, kay sister, sa mga yun, ligtas, hindi pala. Akala ko. Ngayon, ito. Ito, baka akala ko rin ito. Oh. Diyos ko, puro nakikita ko rito. Ano ba? Nanto kayo? Nakakantap ba ito? Thunder. Talaga. At sumisigaw pala. Sumisigaw ng thunder yata. Yung mga nakangay na antok eh. Okay. Ngayon. Ito. Ngayon. Alamin nyo kung tama o mali itong sinasabi ko dito. Pinapakita. Kasi baka akala natin tama to. Yung pala mali. Patunayan natin to. Time na. O sige. Sakto. Sakto po kung sa sister Lucy yung ano
Francis ka brad eh. Papagising. Okay, salamat. Yung topic po ni Tata Jules is about sa 7th chapter. Kung may gusto ko magsusunod address o mga youth, may 5 minutes po tayo para magsusunod. May gusto ko ba magsusunod? Kasi basta... 5 to 10 minutes lang. 5 to 10 minutes. Monitor ko na lang yung minutes. Ang aking isa sa akin, ako yung pag-aing may regarding jokes. Mayroon dyan tama, pero mayroon rin na para sa akin, hindi na tama. Amen! Ang po kasi, pasalala pa rin. Nang mamatay na si Pablo, ang sabi kasi ni Pablo, pagkamatay ko, narating ang gano'n na lobo na sisilain kayo. Ibig sabihin, papatayin sila yung mga tinuruan ni Pablo. Ngayon, sa episode 4, 1116, ang sabi noon na si Christ noong sa langit, nag-relay siya sa iglesia, una apostol, prophet, evangelist, pastor, teacher, para magkakaisa sa panampalataya, para lang ang positive ng iglesia, para magkaroon ng tunay na pag-ibigan. Yan ang mga purpose kung bakit yung nag-relay 516, basahin lang ngayon yung 1116. Pero pwede natin pasahin. Pasahin natin yung Ephesians 4:16. Sino magpasa? Pwede ba po kayong pasa pero? Ephesians 4? Ephesians 4:16. 4:11. Para makilala kung sino ba si Kristo, para magkaroon ng isang panampalataya. Ngayon, pinatay ito. Kasi sabi sa Acts 20:26, patuloy hanggang 29, na pagkamatay ko, narating sa inyo ang dating kalubo, nasisirayan kayo, papatay kaya. Pinatay yan ng kapatid, lahat hindi yan nagpapatuloy. Kaya dumating yung tinatawag na Ines, period sa mundo. Bakit Dark Ages? Kasi wala na yung nangaral eh. Wala na yung nangaral na totoong mga ngaral. Mayroong bitaw na mga mangaral, pero hindi naman tinuro ang mga turo ng Diyos. Turo na ng tao ang pumalik. Kaya mayroon pa rin kadiliman sa mundo. Kasi pag tao ang magbigay ng turo, kasi yung nalingan rin yan. Kasi sabi sa Romans 3:4, every man is liar. Kaya kung tao ang magawa ng doktrina, hindi yan totoo, hindi yan katotohanan. Kasi nung nalilinan lang. Kaya yan nangyari sa mundo. Kung dumating yan, na umabot yan ang mga moralist 1,000 years bago dumating ang mga doktrin sila. Marami sila diyan. Kung baga po, binalik ng Diyos yung 5 ministry, hindi isa-isa lang. Una, yung mga nangaral na mga Anabaptist, yun na, mga teacher yun sa church. And then, sinundan ng mga pastor, and then, mga evangelist, then, mga prophet, pinalik. Kasama na yung apostol, mga kapatid. Kasi sa Bible, dalawa yung apostol na minimension. May apostol nga na doon na si Christ, naglagay pa sa iglesia, hindi na personal na tinawag. Yung sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 3:6, pakibasa, Ter, yung 1 Corinthians 3:6. Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. So mayroong dilig.
Ano ang tinanim ni Pablo? Yung gospel, yung salita ng Diyos na nandito na sa Bible. Kaya kung sino ang magbasa ng Biblia, matanim yun sa puso niya. Ngayon sabi ni Christ, sa glory ka klase ang puso. May puso na tulad sa daan. Then, natanggap niya yung salita pero hindi nakatungo kasi dumating yung ibon na nagpipiro sa demonyo. Kinuha agad yun. Yung sa paramonya sa Matthew 13. Yung puso naman natulad sa lupa at may mga dawag at pato. Nagpasa siya sa Bible, nakikinig siya, pero hindi nakapagpatuloy kasi inaarangan ng dawag sa ibabaw. Hindi nakatubo. Ngayon, sa ilalim naman yung ugat, hindi nakapagpatuloy kasi may mga pato na. Namatay lang siya. Sabi ni Christ, yung dawag, nag-refer yan sa pleasure of life o kalayawan sa mundo kumbaga hindi siya nag-mature. Yun namang pato sa mga trouble, sa persecution of life, hindi siya nakapag-tiis, namatay lang talaga. Pero may isang pangklase ng puso, yung puso na tulad sa mataba ng lupa. Iyon ang dirigan na tulad ni Apolos. Kasi ang salita ng Diyos ay may pagkahiwagay ang mga kapatid. Sa Episode 6:19, ang sabi ni Pablo, pinapayag sa akin ang hiwaga ng Ebanghelyo. Kasi ito, iyan ang God na kasing taas sa langit sa lupa, hindi yan natin mabu. Kahit genius pa tayo, hindi natin maintindihan ang salita ng God kasi sabi niya, may itong is not your God, my wish is not you, as believing is I am not there. So may wish is I am not you, is I am not your God. Isaiah 55:9. So, kahit genius ka o, oh, master, may doctorate yung Greek, hindi mo maintindihan yung salita ng Diyos kasi mahiwaga ka. Ang kalaman niya kasi hindi taas sa langit. Eh kung ikaw ay genius na tao, ang karuman mo dito lang sa mundo, kaya kailangan tayo nag-guide. Yun na ang spirit na ibigay ni Christ na sabi niya sa John 16, magbigay ako sa inyo ng Holy Spirit na mag-guide sa inyo sa buong katotohanan, magturo sa inyo sa buong katotohanan. Kaya mga kapatid, ang teacher natin ngayon ng Holy Spirit na tanggapin natin ito para maintindihan natin ang Bible. Kasi marami kasi ang mga tao na paniwala na ito. Doctorate degree ito na tao, pwede ito magturo. Hindi yung mga kapatid, ang Holy Spirit pwede magamit kahit wala tayo pinag-aralan. Tulad ng mga pastores, kamiyan yan, mga fishermen lang eh. Hanggang ito ngayon, naggamit ang Holy Spirit kahit wala kayo pinag-aralan. Basta, ikaw ang ganun, naturo ko na napili ang Holy Spirit na magturo sa kanyang salita, na hiwaga yun. Kaya mga kapatid, sa ating panahon, mayroon pang mga ngaral na tulad ni Apolos na mabilig muna sa puso ng mga tao na nagpasa sa Biblia na nagatapara, tutupo siya at mabunga. Kasi kahit nagpasa ka na ng Biblia, eh kung hindi ka mabunga, pagkituloy ka pa rin ng Ama, yung mga kapatid kasi hindi siya nagiligan. Yun ang ibig sabihin. Ngayon ito si Apolos, apuso nito mga kapatid. Kung natin basahin yung 1 Corinthians 4:9, pakibasa sa 1 Corinthians 4:9, may kasama si Pablo na apuso niyan. Si Apolos ngayon eh. Ngayon, pinapromise yan ng God sa Lucas 11:49. Yung wisdom na sinabi niya na magbigay siya ng apuso ng practice sa church. So yung mga kapatid, ang apuso na ito, ito rin ang sinabi sa 1 Corinthians 13 na si Pablo naglagay ng condition, iba magtatayo. Kasi ang mga puso, muna condition yun, naulang na ilagay muna sa pinaka-chief na condition. Kasi tayo ay gusali ng God. Sabi niya sa 1 Corinthians 3:9, kayo ang gusali ng God, kayo ang bukid ng God. So ang gusali, unang na ilagay dyan ang chief cornerstone. Ang sunod kayo tayo sa kanya, mga kondisyon, mga ligi, o pillars. Kaya ang mga convert ng mga pastor na hindi sila pillars, o mga evangelist, hindi sila pillars, pa sila hindi tayo kay Christ. May tayo sila kay Christ kung darating na ngayon kondisyon na apuso na tulad ni Apolos. Pag may darating na yan, saka sila itatayo. Kumbaga, magsapit muna sila sa katuruan ng apostolic ministry kasi sila nga ang nakakaalam sa hiwaga ng Ebanghelyo.
Kumbaga, mag-delig muna sila ng mga krusok para may tayo na sila kay Christ. Diligan muna at ikitayo na kay Christ na si Kristo, sama si Kristo na ilagay. Kung basahin natin yung Isaiah 20:16, nandiyan siya sa sayo, nilagay ko ang panulugang pato sa Sion. Ang hari, sabi sa Psalm 26:11, nilagay ko ang hari sa Sion. Sa Romans 11:25, ang tagapagligtas nandiyan sa Sion. Sa Hebrews 12:24, ang tagapamagitan nandiyan sa Sion. Kaya, ang mga believers ngayon, kailangan itayong niya na kasi nandiyan ang check cornerstone. Para kita ay maparam. Tapos na? Sige. May mga susunod pa po ba sa 7th chapter? Matapos sa so, may share lang ako regarding sa 7 Thunders. May answer na akin. May message yan. Pwede ba na? Maki-ano lang ako. I-type ko lang yung 7 messages. So, ito din ay nakalagay sa Revelation chapter 6. Hindi ko buksan mo lang. Kapag mayroon akong babasahin. Seven messages. Thank you lang sa search. Seven messages. Sa Revelation chapter 6, ang sabi niya, and I saw when the lamp opened one of the seals, and I heard, siya, pwede ba ako mag-ibasa si Sir Iris? Nakasan mo lang. Laodicea. Okay. So,
seven messages that's been sealed up and cannot be revealed until the last days. At this age, see what I mean? So, sabi nga, now, have you noticed the mysterious part of this week? That's what it is. That what it's been not a human being. So yung thunder, hindi daw human being yun. Not a human being, not a man. It has been the angel of the Lord. Tama ba? So yung seven thunders, hindi ito tao. At sabi niya, ito ay pitong angel. Yan daw ay? Seven. Ano daw yan? Angel. Okay. Sana si Virgil, sumpa, hindi niya makarinig itong ano. Hindi. Composite sa paliwanag niya. So, ito daw ay seven angel. So, kanina, sabi ng traffic dyan, that's not, it's not a human being, not a man, it's as be the angel of the Lord. Notice, there's witnesses of three sitting here. That's a week ago. So, yun sabi niya. So, bakit mayroong pitong mensahero sa bawat panahon? Ang mensahe ba nila ay mensahe lang ng kanilang sarili na inihayat sa kanila? Saan galing yung mensahe nila? Ha? Sa Diyos, direkta ba sinabi agad? Ay, hindi. Oh, ha? Saan dumaan? Sa mga propeta. Ha? Sa mga propeta? Right. Holy Spirit. Sabay naman. Ha? Basahin niyo Revelation 1:1. Ano na kasulat Revelation 1:1? Kay Jesus Christ. Oo, oh, magibasa Revelation 1:1. Sister, ano ba? Yung panay na kasulat. Banner up. Revelation 1:1. Oh, Revelation 1:1. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto me to show unto his servants things which was surely come to pass, to present and sanctify it by his angel. Okay, ano yung pagkaitin mo dyan? Sabi dyan yung revelation niya na revelation of Jesus Christ, ano nga, binigay ng Diyos sa kanya, para ibigay sa mga servant, then at ipasa sa about sa atin. Ang payag ni Kristo galing sa Diyos. So wala pala sarili payag si Kristo. Which God is it? Ha? Sa Ama. Ngayon, kung ibinigay kay Kristo yung revelation, kanina yung ibinigay, hindi ko sa revelation. Ha? Sa angel. Pagkatapos sa angel, kay John. Okay? Yan yung God's order, no? Nakita nyo? Yan yung God's order. So, ang thunder, ito ay mensahe na galing sa Diyos na ibinigay sa bawat panahon. At ang mga mensahero na to ay sila yung mga pinasihan ng Diyos, pinahiran ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. So ibig sabihin, ito si Paul, siya ay inanoint ng anghel. Tama ba? Irenaeus, even Brother Branham, ay siya din ay pinahiran ng Diyos. Tama ba, Barthini? Ha? Si Brother Branham ay pinahiran ng Diyos para ihayag niya ang lahat ng iwaga na naitago. Tama ba? Okay. So, yun po yun. Kailan daw inihayag? Pakiano lang ako, balik lang ako si Terra, no, kanina. In the last day. Kaya yung Revelation chapter 13 verse 4, kung mababasa natin dyan, mga kapatid na ako. And when, sa verse 3, and cried with a loud voice, as when a lion roared,
And when he had cried, seven thunders. No? Seven thunders uttered their voices. So pitong kulog ang nag mensahe. Oh, ngayon ang tanong kanina ni Brother Joseph, ano yung mensahe dala ng pitong kulog? Ha? Ano yung mensahe ng pitong kulog? Yung sinabi niya kanina, sa bawat panahon ay mayroong mensahe. Kasi nung unang buksan ang silyo, pitong mensahe ang lumabas. At ito na ngayon. Pitong mensahe doon. Tama ba? At itong pitong mensahe na yun, nahayag lang sa huling panahon nung si Brother Branham ay lumitaw na tinaguri ang siya yung messenger sa panahon ng Laodicea. Okay? Alam ba nila yung mga mensahe nila dito? Okay. So, sinilyuhan. Yung pitong kulog, sinilyuhan yun. At pinagbawalan si John na isulat. Okay, sa verse 4. Revelation chapter 10, verse 4. Magbibasa ako. Hindi naman magbibasa. And when the seven... And when the seven thunders had uttered their voices, was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, fill up those things which the seven thunders uttered, and write them not. So, nung nag-uttered yung seven thunders, nag-uttered na sila, ngayon, gusto ni Juan na isulat, ano ang sabi ng Angel? Write them. Ha? Pag sinabi yung write them, yung sinulat mo pa, di ba? Hindi na. Ha? Hindi na. Write them. Wala na. Nakasulat. Nakasulat na. Oh. So, nung ang Angel ay sabi niya, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying to me, seal up those things, sinyuhan mo daw, no? Which the seven thunders uttered, and write them not. Ngayon, kung hindi yan ipinasulat, bakit naipahayag sa panahon ng propeta? Kung hindi pinasulat, bakit nalaman ng propeta? Sabi ng angel. Sinabi ng seven angels sa kanya. Sinabi ba? O, baka yung verse. Kasi sabi nga nila, binasa natin, ang pitong messages nakasulat na yun, nakatapos. Ay sininyuan. At yun ay i-reveal lang sa huling panahon. Oh. Nakatago sa dulo ng panahon. Nakatago lang. At mayroong panahon na kung saan yung taong gagamitin para hayag yung pitong mensahe. Tama ba? Yun ang panahon ng propeta. Brother Branham. Kung hindi nyo mati si Brother Branham, hindi mo alam kung ano yung imaga. Ito challenge. Challenge yun eh. Kung hindi nyo mati si Brother Branham, hindi may hayag ang imaga. Okay? Si Brother Branham lang ang nagtitiyo kung ano yung mga misaylo sa bawat panahon. At siya lang yung naglagay ng mga panahon kung kailan umiral ang kanilang misay. No? Siya lang nagkaroon ng timeline. At siya lang yung naglagay based doon sa pattern sa Bible kung ano yung attribute ng Diyos na binigay doon sa mga misaylo. Si Pablo ay ginamit ng Diyos. Anong ginawa ni Pablo? Nagbuhay ng patay, nagpagaling. Tama ba? Tama ba? Yan ay attribute ng Diyos na kung saan sila yung misahero na kaya nilang gawin dahil sila'y pinahiran ng Diyos, ginawa nila yun. Kaya naibigay ni Banabanam yung kanilang kung sino yung misahero sa bawat panahon ng pitong iglesia. Yung Church Ages ay nakasulat yan sa Revelation chapter 3 at chapter 2 hanggang 3. Okay? Ito yung panahon ito. Ngayon, nandiyan yung mga karakter. Pagdating ni Brother Branham, ang sabi noon, ang lahat ng lost, yung defiled, yung apostasy na mensahe,
Doon lang niya i-reveal. Bakit? Ang sabi ng anghel, kung paano si John sinugo bilang forerunner ng first coming of Christ, ay ikaw din, maraming witness, almost 3,000 people doon sa Ohio River na may nagsalitang anghel na nagsabi kung paano si John ay ginamit sa first forerunner, magiging forerunner ni Kristo sa unang pagdating, ganun din ikaw ay gagamitin sa ikalawang pagpalito ng Panginoon. Yun po ay recorded. At mayroong constellation, yung pillar of clouds. Nakita na kayo ng pillar of clouds? Nagpapanam? Mayroon kayong booklet yan? Mayroon nata ang pillar of clouds doon? Ayun. Ha? Ayan, maging ako? Ayun, ano? Pero mayroon ba dyan sa internet mo? Wala? Sa dagat ito. Ayan, mag-isori ako. Bakit? Nakita mo na ito? Ba't ulit ba? Hindi pa. Ha? Pero ngayon, makikita ko na. Ayan. Nakita mo itong mystery clouds. Sino ba yung nandoon sa mystery clouds? Yun po yung seven angel ng Diyos. No? In the form of pyramid. At i-reveal sa mga tao na kung paano ginamit si John in the first coming ni Kristo, bago dumating si Kristo ay si John yung forerunner. Ganun din yung ikalawang pagparito ni Kristo ay mayroong forerunner. Okay? Ang iniayad niya, ano ang batayan sa scripture na siya ang gagamitin ng Diyos? Time na? Ito na lang, sabihin ko, last na to. Malakay 4, 5, and 6, and then, ano pa? Revelation, 10, 7. Ano pa? Yung look? 17. Tama. 30. Itong scripture na to, siya ang mayroong fulfill. Siya ang mag-fulfill ito. Siya ang nagkaroon ng kaganapan. So ano nakasulat sa Malakay 4? Turning the hearts of the children to the Father. And then pangatlo, reveal the mystery. Kaya nga, yung series messages, pinasiliwan niya kasi ang mag-reveal niya si Father Barnabas. Okay? God be God. May magsususot pa po ba sa topic ng 7th answer? Kung wala pong magsususot, next topic na po tayo. Ano yung next topic? Ano na yan? Kasi kung wala pong magsusunod sa 7th. Ito pa rin pala. Baka ulit ang wala na po ba magsusunod sa 7th Thunder? Kasi pag wala, mag-share na po si Brother Wimpy about sa World Event po. Wala na po. Close na po natin yung 7th Thunder. Sige po, Brother Wimpy. Nangyari ito,
sobra akong nagulat kasi nung nakita ko si Pope, na ano si Pope John Paul? 1980s? Binalin siya, di ba? Nung binalin siya, nalamun din siya na buhay, di ba? Complete na yun to. Sa revelation. Pero pang isa, ang mga Pope, 18 Pope siya. So ito, sa revelation, yung bibigyan ko yun ng mga... So, para